self-made. Maraming nagsasabi sa word na self-made. But for me, I really don't believe for that kind of word. Kasi for me, there's no such thing pa naging successful na mag-isa. Kailangan mo ng loved ones mo, kailangan mo ng family mo, kailangan mo ng kaibigan mo, kailangan mo ng kaaway mo, kailangan mo ng problema para ka mas ma-motivate at maging successful. Drop it. Now guys, you need to wake up. Do you really believe na yan ang klaseng buhay na gusto nyo? Minsan, nag-aaral tayo, excited tayo magtrabaho. Nung nagtrabaho ka, excited ka mag-retire. Nung nag-retire ka, nakalimutan mo palang mabuhay. Guys, tinulong na tayo ng 16 years sa loob, apat na sulok ng kwarto natin. Huwag na po kayong pumayag na ikulong pa kayo sa apat na sulok ng trabaho nyo. Magkano lang hinikita? Do you really believe na yan ang worth nyo? Sabi nga, you know what is the pinaka-weird part sa tao? We're so busy making money, neglecting our own health, and in the end, we're going to spend all our money to save our health. Ha? Yumaman naman, hindi mo na ma-enjoy! Imagine mo si Dona, 17, 9 enjoy niya, e kung nubenta ka. Ha? Paano mo enjoy kung nubenta ka? Tita mo yung katabi mo, tita mo! Sabi mo, puti na lang, bata ka pa ngayon. Imagine mo, pag nubenta ka na, yumaman naman, wala na, ano yung itsura mo nubenta? Ang ganda ng benta kayo. Nasaan na nga ka? Ha? Sasama ka sa Amerika, nubenta ang itsura mo. Ang ganda ng Amerika. Arthritis. Ha? Di ba maganda yung ngayon pa lang? Ibigay todo mo na! Alabang bata ka pa! Avoid the alam ko na yan attitude. Acne. Alam ko na yan. Pag dito sinabi mong alam mo na, pag sinabi mo sarili mong alam ko na yan, ako mismo, alam ko na rin mangyayari sa'yo. Okay? Oh, ano sabi ni T. Harv Eker, one of the most successful, the Secrets of the Millionaire Mind, New York Times number one bestseller, over a million copies. Ano sabi niya? Okay? The truth, according to this author, is that rich people constantly learn and grow. Sometimes those who are successful, those who are rich already, sila pa yung merong good learning attitude. But, poor people think they already know. Diba? Karamihan ng mga tao, napaka-pilosopo. Minsan, sa buhay natin, kung sino pa yung walang pera, number one pilosopo. Kung sino pa yung may pera, siya pa yung open-minded. You know, nagugulat ako. Nakakagulat ang mundo because minsan, kung sino pa yung meron, kung sino pa minsan yung hindi na dapat mag-networking, sila pa yung very humble. Sila pa yung uupo dito. Kung sino pa yung minsan yung may kaya na, sila pa yung open-minded pag nag-present ka sa kanila, very accommodating. Pag nag-present ka, na-smile, gaganyan lang sa'yo. When in fact, at the back of their mind, I don't need this anymore. But since they know the principles of success, it doesn't matter. They still listen. They are still open, kahit na mayaman na. Balikan mo yung walang pera. Hindi ka pa nagsisimula. Ano sasabihin? Alam ko na yan. Di ba nagsisimula? Di ba bubukas yung tibig mo, ha? Kaya nakakagulat yung mga mayaman, lalong? Mayaman. Yung mahirap, lalo na wala ng pera. Kasi based sa attitude, sa seminar, punta mo, di ko naman nilalahat. Pero pag may pumunta, ang unang iniisip ng tao, lalo na pag may big day ang AIM Global, o kaya pag in-invite mo, ang unang iisipin na marami, ano kaya ang pagkain mo? Di lang yun, yung pangalawa, ano kaya ang libre dito? Ang kaya yung mga mayaman, pag kumatay, nang sasabihin, ano kaya matututunan mo dito? Ano kaya ang kikitain ko dito? Nasa attitude. First of all, na 80 to 90% of people in this world, you're doing something that you don't love. You're doing it because of your parents, you're doing it because of friends, because of the peer pressure of the society, or sometimes of your country. I learned to appreciate networking because you could learn so much in a span of short time.
And if you earn so much, if you have money, you could always do the things that you love. And just like us, we're already doing what we love. Some of us been director of a TV station, been a politician. Some of us been a blogger. And because of that, I learned to appreciate, and I'm doing networking right now, not to earn money. I'm here in US not because of I want to. Because if I have a choice, I'm in Dubai right now, I'm with my girlfriend, but I'm here because I know we're creating a change in this world. We're creating a change that you need to fight for what you love. Stop doing things that you don't want. You should learn to fight for what you want. Just imagine you're living in this world doing the things that you don't love. And for me, everyone that is successful in this country, Bill Gates, Steve Jobs, they fight for what they love. And for me, if I have just one message for you, believe in yourself. Just like Walt Disney, he's in his early days in school, he learned to give up his school because he want to fight for what he loved. For what he loved. That is why we have Disneyland. And for me, everyone here in us, there's a purpose why you are here on Earth. And the purpose is, it's only two. Number one, do the things that you love. Second, learn to love everything. You don't need to love because you're the same color, you're the same country, you're the same belief. You should learn to love everyone. You should learn to love your enemies because they're teaching us something. You should also learn to love your loved ones because they're supporting us. Anyway, guys, self-made. Maraming nagsasabi sa word na self-made. But for me, I really don't believe for that kind of word kasi for me, there's no such thing pa maging successful na mag-isa. Kailangan mo ng loved ones mo, kailangan mo ng family mo, kailangan mo ng kaibigan mo, kailangan mo ng kaaway mo, kailangan mo ng problema para ka mas ma-motivate at maging successful. Yes. If you really want to become successful, you don't need to wait for the perfect moment. You don't need to be motivated. Hindi mo kailangan mag-antay kung kailan ka magsisipag. Pag gusto mong umasenso sa buhay mo, dapat mag-desisyon ka. Tinatamad ka man o hindi, magtrabaho ka. Nagugutom ka man o hindi, magtrabaho ka. Kasi isa lang masisigurado ko, guys. 95% ng desisyon na ginagawa natin ng now moment, yun ang magsasucceed sa atin. Kaya para po sa akin, bakit sobra kong sipag even sa point na may sakit na ako, even sa point na ayaw ko magtrabaho, kailangan ko gawin, even sa point na pagod ako pero kailangan ko siya gawin kasi para po sa akin, makita ko lang po ang ngiti ng mga loved ones ko, masaya na po ako. Guys, sana I'm sure alam niyo naman po yung story ko. Eh, kulang man na isa dito, pero okay lang sa akin yun. Para sa akin, guys, kung kayo kompleto pa magulang nyo, sipagan nyo na ng sobra para makita pa nila ang success nyo habang buto po kayo. Kasi para sa akin, Happy Mother's Day! Joseph.